Karumal-dumal ang sinapit ng isang traffic enforcer matapos siyang pagbabarilin ng isang lalaking sakay ng motorsiklo na kanyang sinita. Ang buong pangyayari nakunan pa ng video. Ang ilang video bago ang pamamaril at ang aktong pagsuko ng mga suspect sa Cavite Provincial Office eksklusibo dito lang sa Reporter's Notebook. Sa kuha ng closed circuit television o CCTV camera, makikita ang pag-atake ng Laglag Baryagang sa kahabaan ng Rizal Avenue sa Maynila. 350,000 pesos ang natangay nila sa biktima. Nahagip din ng CCTV ang mabilis na modus ng Laglag Baryagang sa Angeles City, Pampanga. Mga alahas at pera ang napuntirya naman nila. Ano ang kaugnayan ng dalawang grupo? Kitang-kita mo na systematic yung kanilang ginagawa. May tagalaglag, Merong tagakalabit, merong naghihintay para pagka yung lumingon na yung victim, kukunin yung gamit. Sa Quiapo, Maynila, isang lola naman ang nakuna ng video na nanglaslas at nandukot sa bag ng isang babae. Sir! Sir! Sa datos ng Philippine National Police o PNP, patuloy ang pagtaas ng kaso ng pagnanakaw sa bansa. Ano ang ginagawa ng mga otoridad para mapigilan ang pag-atake ng mga kawatan? Kuha ang cellphone video na ito isang araw bago patayin ng traffic enforcer na si William Kimbao mula sa isang kasiyahan. Kasama niyang iba pang enforcers ng TANZA Office for Public Safety o TOPS. Pero makalipas lang ang 24 oras, ito na ang malagim na sinapit ni William. Duguan, nakabulagta at wala ng buhay. Sa viral video na ito, nakuha bandang 5:50 ng hapon sa Barangay Daang Amaya 2, Tanza, Cavite, makikitang kinakausap ng traffic enforcer na si William Kimbao ang isang rider ng motorsiklo na kinilalang si Joseph Liagas at ang kasama nitong si Ariel Carlos. Mapapansin ding pilit na pinapaandar ng mga suspect ang motorsiklo, muntikan pang masagasaan ang mga traffic enforcer. Hinuli raw nila si Liagas dahil sa pagmamaneho ng lasing at iba pang violations. Ang victim natin nandoon, nagmaman ng traffic as a traffic enforcer. So itong suspects, pagdaan nila, sinigawan nila ng gago itong ating enforcer. Medyo nabastusan siyempre. So ang kanilang ginawa is to flag down yung ating suspects. So doon na nagsimula yung kanilang argument. Ilang sandali pa, makikita sa video na lumapit si Liagas kay Carlos at tila may kinuhang baril. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Kuha sa video ang walang awang pamamaril ni Liagas sa traffic enforcer. Pagkatapos nito, mabilis na tumakas ang dalawang suspect gamit ang motorsiklo. Sa video ito, makikita ang duguang nakabulagta si William Kimbao. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Agad namang nagkasa ng Hot Pursuit Operation ang Tanza Cavite PNP para mahuli ang dalawang suspect. 100,000 pesos ang alok na pabuya ng Cavite LGU sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga suspect.
hindi po tayo tumigil yan. So tuloy-tuloy po yun simula po nung time of the incident. Sa investigasyon ng mga pulis, tatlong tama ng bala ang naging sanhi ng pagkamatay ng traffic enforcer. Natagpuan naman sa crime scene ang limang basyo ng kalibre 45 na baril. Dinala mga ito sa Cavite Provincial Office Forensic Unit para sa ballistics examination. Pero ayon sa Tanza Police, hindi na raw na-recover ang baril na ginamit ng gunman. According to the suspects, itinapon nila doon sa isang area dito sa Tanza. So, pinuntahan ng kapulisan natin, pinuntahan. Wala na, hindi na nila na-recover. Pero natuklasang walang permit to carry ng baril ang mga suspect. Na-recover naman ng mga pulis ang motorsiklong ginamit ng mga suspect sa Casanueva, Barangay Biga, Tanza, Cavite. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Tanza Police, napag-alamang dati na palang naharap sa kasong murder at illegal possession of firearms ang suspect na si Joseph Yagas. Dahil nga sa kanyang previous cases na yan, masasabi natin, medyo buo ang loob nito na gumamit ng baril. Hindi pa malinaw sa ngayon ang status ng mga kasong ito. Sinubukan naming kuna ng pahayag ang pamilya ni William Kiambao pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Pumayag namang magpa-interview ang isang kasamahan ni William sa Tanza Office for Public Safety o TOPS. Malungkot po sila, syempre po, tanging yung si William Kiambao po lamang ang inaasahan nila po. Lubos din ang pagdadalamhati ng kanyang mga kasamahan at kapwa traffic enforcer. 8 taon nang nagsisilbi sa TOPS si William. Si William Kiambao po ay almost 8 years na po namin siyang kasama sa TOPS Tanza po. Kung meron pong mga aksidente, isa rin po siya sa mabilis na umaksyon, tumakbo para po tumulong. Wala pong reklamo sa trabaho. Kahit saan po namin siya edestino, hindi mo po siya maririnigan ng umaangal. Maluwag po sa loob niya na tanggapin kung ano po yung itinalaga sa kanyang trabaho. Hindi raw nila matanggap na namatay si William kahit ginagawa lang niya ang trabaho bilang enforcer. Sobrang sakit kasi po malaking kawalan po siya sa amin na mga kasamahan niya. Trabaho lang naman po, bakit po dumating sa ganito pong pangyayari. Dahil sa nangyari kay William, nakakaramdam na raw ng takot ang iba pa nilang kasamahan. Halos ayaw na pong magtrabaho ng mga kasamahan namin dahil po sa nangyari sa kanya. Matatanggap naman po yung mga masasakit na salita o mura, wag lang po sana yung kumitil ng buhay. Matapos ang 2 araw na paghahanap sa 2 suspect na sina Joseph Yagas at Ariel Carlos, eksklusibong nakuna ng reporter's notebook ang pagsuko ng mga suspect sa opisina ni Cavite Provincial Governor John Vicremulia. Dito mo ngayon para i-surrender yung suspects sa nangyari ka nung makalawa na nagka-inkwentro ang isang motorcycle rider at ang traffic enforcer. Ito-turn over na namin sila sa Provincial Police for further investigation and to be charged. Andito sila on their own cognizance. Hindi to result of a manhunt. Voluntarily, nag-surrender sila. Nangako naman si Governor Remulla na paiirali ng tamang batas para makamit ng biktima ang hustisya. Walang pinag-uusapan na aregluhan dito. Ang pinag-uusapan muna dito is a process of law na idaan nila lahat at naayos na. Matapos ang pagsuko ng 2 suspect, dumiretso sila sa Tanza Cavite Municipal Police Station para sa gagawing investigasyon. Dito na rin nagbigay ng panic ang gunman na si Joseph Yagas. Paliwanag niya na bigla lang daw siya kaya nabaril ang biktima. Mayroong pususuntok sa akin na 2 po, parang nagdala po ng bungso ng target. Pero nakainom kayo ng time. Aminado ko naman. Nahaharap naman sa kasong murder ang 2 suspect. Yung kasama niya kasi is accessory to the crime. Kung wala siya doon, hindi mangyayari yung krimen. Kasi nasa kanya yung baril. Kaya lang, yung illegal possession of firearms kasi, kung magkakaso na tayo ng murder, absorbed na siya doon. So no need na sampahan pa natin ng illegal possession.
kasi inaabsorb na ng customer din yung possession ng baril. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya at mga kasamahan ng biktima. Bangungot po sa amin yung nangyari kay William Kiambao. Hindi po namin inaasahan na pagkatapos po ng kaarawan niya ay kamatayan po ang susunod. Libo-libo ang unregistered firearms o loose firearms sa bansa ayon sa PNP. Mula January 1 hanggang May 7, 2023, umabot sa mahigit 10,000 ang unregistered firearms sa buong bansa. Mahigit 3,000 naman ng mga suspect ang kinasuhan ng illegal possession of firearms. Noong nakaraang taon, inihain sa Senado ang Senate Bill 2501 o Act Penalizing Willful and Indiscriminate Discharge of Firearms, amending the revised penal code. Sa ilalim ito, mas tataasan ang parusa sa sino mang mapatunayang sangkot sa indiscriminate firing. Pero nakabinbin pa rin ang panukala sa ngayon. Sa datos na nakasulat sa Senate Bill, umabot sa 195 ang kaso ng indiscriminate firing sa bansa mula 2016 hanggang 2021. Pinakamataas ang kaso sa Region 4A kasama ang Cavite kung saan naganap ang pamamaril sa traffic enforcer. Ayon naman sa isang mambabatas, kailangang higpitan pa ang gun control at gun ownership rules sa bansa. Dapat rin daw tiyaking nakapasa talaga sa neuropsychiatric examination ang mga kukuha ng license to own and possess a firearm o LTOPF. Yan yung sinasabi natin po minsan na yung false perception of authority na tinatawag. Kasi akala natin mas magaling tayo pag may baril tayo. Mali po yun. Having a firearm and like purchasing one, no? It comes with a heavy responsibility. Ang nangyaring pagpatay sa traffic enforcer na si William Kiambao, posible kayang naiwasan kung napigilan sa pagkakaroon ng baril ang mga suspect. Kung mahigpit lang daw sana ang pagmumonitor ng mga otoridad sa mga taong wala namang permiso para humawak at magdala ng baril, maraming krimen sana ang naiwasan. Dahil sa isang kalabit, buhay ang kapalit. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Tanghaling tapat noong May 8, 2023, makikita sa CCTV ang paghinto ng isang puting SUV sa Rizal Avenue, Santa Cruz sa Maynila. Ilang metro ang layo mula sa puting sasakyan, isang kulay asul na SUV ang huminto sa bandang unahan. Walong pasahero ang bumaba mula sa asul na SUV. Agad na nilapitan ng grupo ang puting SUV. Sa una, tatlong nakapayong ang makikitang umikot at dumikit sa puting sasakyan. Ilang saglit pa, isang lalaki ang naupo at tila may inilagay sa kalsada. Ang lalaki, sinubukang katukin ang bintana ng sasakyan ng biktima. Nang mabigo ang lalaki na pababain ng biktima, agad siyang lumayo mula sa puting sasakyan. Segundo lang ang lumipas, isa pang lalaki ang kumatok sa sasakyan ng biktima. Actually, kinalabog-kalabog yung pinto niya. Si tinuturo may barya doon sa baba. Nung sinilip niya sa bintana niya, maraming ang barya. Ngayon, binuksan niya yung pinto niya. At nang buksan niya ang pintuan ng sasakyan, isang miyembro ng grupo ang biglang sumalis sa kanya. Kasi yung sasakyan ngayon, di ba, naka-auto lock. Tang binuksan niya isang pinto, bukas na lahat. Nung buksan niya yung pinto niya, sinabayan naman doon sa kabilang pinto, doon sa harapan din, binuksan naman ng isang kasama ng suspect at kinuha yung bag niya, yung sting bag niya. Sa loob lamang ng halos 3 minuto, nakapangbiktima ang grupo ng Laglag Barya. Nakuha ng mga kawatan mula sa biktima ang bag na naglalaman ng 350,000 pesos. Nakapanayam namin ang lalaking biktima. Pero hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kwento ni Peter, hindi niya tunay na pangalan. Gumilid siya noon sa Avenida para bumili ng charger ng cellphone. Nung along the way, nakita ko yung phone ko, low bat,
hindi ko rin nadala yung car charger. So, nag-slow down ako para bibili ng car charger. Pag-aamin ni Peter, wala siyang kamalay-malay noon na tinarget na pala siya ng Laglag Bariagang. Nalaman ko, nandun na kami sa may Banawi. So, nung check ko, wala na talaga. So, doon ko na naisip na yung may kumatok sa akin at saka yung bumukas yung sign ng pintuan sa panel ng sasakyan ko. Doon ko na nalaman na nasalisihan ako. Malaking bagay ang 350,000 pesos na nanakaw sa kanya na diagnose siyang may sakit sa kidney. Kasi kawawa naman kami na biktima, ako na naglalaan for my medical condition. Bigla na lang mawala in matter of seconds yung ilang buwan na pinaghihirapan. April 20, 2023, isang grupo rin ng Laglag Barya ang umatake naman sa loob ng isang fast food chain. Sa CCTV footage na nakuha ng Angeles City Police Station 1, makikita kung paano na biktima ang isang senior citizen na babae ng isang grupo na ang modus ay Laglag Barya. Sa video, makikitang abalang kumakain ang mag-asawang ito. Nang tumayo ang asawang lalaki para kunin ang order nila, makikitang pinaligiran ng limang tao ang babaeng biktima. Ilang saglit pa, may inihulog na pera ang isang babaeng suspect. Inilapit ng lalaking suspect ang pera sabay kinalabit ang biktima. Nang kalabitin ng lalaking nakaputing t-shirt ang biktima, mabilis namang kinuha at itinakbo ng lalaking nakaputing sombrero ang bag ng babae. Ano ba mga nakuha? Bag, wallets, at maliit na amount of cash. Ang malaki lang talaga yung halaga ng mga bag at wallets. 100,000 yung halaga nun. Ano ba yun? Pag-aaralan muna nila sino yung mga customer doon, sino yung mga pwede nilang bibiktimahin. Siyempre, titignan nila kung sino yung possible o potential at kung sino yung kaya. Tingin nyo ba ito yung mga bihasa na talaga sa ganitong klaseng modus? Kitang-kita mo na systematic yung kanilang ginagawa. May tagalaglag, mayroong tagakalabit, mayroong naghihintay para pagka yung lumingon na yung victim, kukunin yung gamit. Uh-oh. Kaya malilito ka talaga kasi yung kumalabit sa'yo, pupunta sa kabilang side. Pag dingon mo dito, wala na yung bag mo kasi may kasama. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga biktima. Papailan sana namin sila regular filing ng complaint. Ang problema, ang ating victim ay medyo hesitant at ipagpapasa Diyos na lang ang pangyayari. Pero mag-uulit at mag-uulit yan pag ganyan eh. Hindi po ba? Actually, yung iba kahit nahuhuli, umuulit pa rin. Yung pa kayang hindi sila napailan. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, lumabas na iisang grupo lang pala ang sumalakay sa Maynila at sa Pampanga. Mahuli kaya ang mga suspect? Nitong May 20, 2023, isang grupo na may siyam na miyembro ang nadakip sa drug operations na ikinasa ng Manila Police. Sa gitna ng investigasyon ng mga police, kumpirmadong ang grupong naaresto dahil sa illegal na droga ay ang parehong grupo ng Laglag Barya na umatake sa Maynila at Pampanga. Hindi ba yun, sir, na nag-reflect ng Barya? Ito na umatok sa iyo. Ito. Ito. Ano ba yung ginawa niya, sir, nag-reflect ng Barya? Nag-reflect ng Barya sa likod ng sasakyan, tapos hinatok niya ako sa harapan. Through interrogation and interview, inamin naman nila na sila yung nagnakaw. Pagkakaroon niya ako. Yung talagang sa sinasabi ng Mr. Man, nakakagin yung naman nung sir, mga 3,000 plus. Nagnaka ko doon sa San Fernando, sa loob ng isang fast food chain, doon sa mag-asawang may edad na. So through intelligence driven, na-identify natin na yung tatlo doon, known Laglag Barya member. Sa kasalukuyan, nakakulong ang mga suspect sa Santa Cruz Police Station sa Maynila. Yung pagkakahuli nila sa drugs, inquested sila. Tapos sinampahan pa natin sila ng kaso sa TEP po, TEP Salise. Kung ang iba,
Grupo ang sumalakay sa kanilang modus. Sa Maykapo, Maynila, isang lola ang solo kung umatake ng pandurukot. Gabi noong February 14, 2023, pinagdudahan ng ilang kabataan ang kahinahinalang kilos ng nakaputing damit na matandang babae. Meron pong mga kabataan doon na naka-standby. Siguro, madalas siyang nakikita o kilala na ho siya, batikan ng mandurukot. Binidyo ho siya ng bata. Kita sa video ang paghawak ng matanda sa bag ng isang babae. Nung mga oras na yun, nalaslas na pala ang bag ng biktima. Dahil nakatunog ang biktima, agad siyang nakatawag ng mga pulis sa lugar. Sir, asa ba sir? Sir, awakan ito. Dudugod dyan. Meron siyang blade na nahuli namin, 2 piraso. Sinlaki lang ng daliri, napakatalim. Yun ang ginagamit niya, panghiwa ng bag. Ikaw ba ito? Ano mo? Nang bulat-latin ang bag ng matanda, doon nakuha ang ninakaw na wallet. Ano yung natang wala, mami? Walang ginagawa mo. Agad na dinakip ang 64 na taong gulang na suspect. Ikaw ay nuhuli namin, ha? Sa kasa magkinakaw, ha? Tapos dinala na po sa presinto upang investigahan. Nasampahan po natin siya ng kasong theft. Makalipas ang ilang araw, agad raw nakapagpiansa ang suspect. Ang challenge sa amin, siyempre, paulit-ulit nilang ginagawa kasi napakamura ng piyansa. Sila, kapag nakapagnakaw ng malaki, magtatabi ng pampiyansa. Pagka in-request natin, magpipiyansa, magnanakaw ulit yan. Dagdag pa ng mga pulis, isa pang hamon ang pag-atras ng mga biktima sa mga isinampan nilang kaso. Kaya hindi tuluyang napapanagot ang mga suspect. Kaya lang ang records niya kasi, puro dismiss case na. Kasi hindi na atin na ng komplainan, nag-uurong na ng kaso, inaareglo niya. Sa datos ng Philippine National Police, theft o pagnanakaw ang nangungunang krimen sa bansa. Mula 6,304 theft cases noong July 2021 hanggang January 2022. Tumaas ito sa 6,682 mula July 2022 hanggang January 2023. Paalala ng mga pulis, maging mas maingat para hindi mabiktima ng pandurukot at pagnanakaw. Be aware, lagi tayong on guard sa ating property pag nasa labas tayo. Para naman sa mga biktima, mahalagang magkaroon ng mas malawak na police visibility para agad silang makapagsumbong at maiwasan na mangyari ang mga ganitong krimen. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.